Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. May nakikitang positibong resulta ang mga opisyal ng bansang Ukraine sa pakikipag-usap sa kinatawan ng Russia sa isang peace talk sa Istanbul, Turkey. Gayunman, nilinaw ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi ito nangangahulugan na kailangang itigil ang pagdepensa sa kanilang bansa. Ayon kay Zelensky, hindi pa dapat maging kampante ang kanilang puwersa, partikular sa siyudad ng Kyiv. Kailangan aniya na makita nilang umatras ang Russian forces na malaki pa rin ang bantang muling sumalakay sa kanilang bansa. Naunang sinabi ng Moscow na babawasan nila ang puwersa partikular sa Kapitolyo at sa hilagang bahagi ng Ukraine. Samantala, kinumpirma ng Pentagon na nagkaroon ng repositioning at walang nangyayaring withdrawal ng Russian forces malapit sa Kyiv. Gayunman, sinabi ni Pentagon spokesman John Kirby na maliit na bilang lamang ito at malaki pa rin ang posibilidad na naghahanda lamang ito sa mas malaking opensiba. Ang pahayag ni Kirby ay kasunod na rin ng anunsyo ng Russian Deputy Defense Ministry na magbabawas sila ng puwersa sa Kyiv at Chernihiv. Higit sa 400 mga Pilipino ang nailikas na sa kaguluhan sa bansang Ukraine. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa kabuuang 394 ang narepatriate o napauwi ng Pilipinas habang nasa 40 ang nailikas mula sa nabanggit na bansa. Kamakailan, nasa 13 seafarers mula sa MV Ithaca ang dumating sa Clark International Airport. May 8 tripulanteng Pinoy mula naman sa MV Filia Glory ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Kinumpirma rin ng DFA na may 30 pang Pilipino ang naghihintay na mailipad pabalik ng Pilipinas. Tungkulin ng Bureau of Internal Revenue na habulin ng mga individual na hindi nagbabayad ng buwis. Reaksyon ito ng palasyo sa isyu ng 203 billion pesos na estate tax na hindi umano binabayaran ng pamilya Marcos. Sa isang press briefing, sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar, kailangan na habulin ng sinumang may atraso sa kawanihan. Binigyang diin ni Andanar na mayroong sense of urgency ngayon ang pangongolekta ng buwis para magamit ng pamahalaan sa pandemic responses and recovery. Hindi naman sinagot ni Andanar kung ang pamilya Marcos ang tinutukoy ni Pangulong Duterte nang tanongin ito kung bakit hindi nakokolekta ng BIR ang mga may atraso sa buwis. Para sa Kidlat News Update, Renz Rinon, nag-uulat. Sa pagitan ng dagat at lupa, minsang hinampas at winasak ng magkasamang puwersa ng bagyo at daluyong ang lugar na ito. Yun yung original na location ng Hernani. Sa pagitan ng dagat at lupa, minsang nabuhay at nanahan di umano ang kinatatakutang higanteng gumawa ng mahabang batong tulay na ito. Malaking kaoraw at saka mabalahibo. Sa pagitan ng dagat at lupa, ang bayan ng Hernani, hindi alintana ang nakaraang tila hindi tinatantana ng kababalaghan. At least dahan-dahan namin na natutumbok yung vision namin. Sa pagitan ng dagat at lupa, magandang gabi Pilipinas. Sabado mula 5:15 hanggang 6:15 ng gabi, dito lang sa PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.